Thank you.
tayo po ay magsisimula na sa ating banal na misa. Panawagan para sa mga ikakasal. Kung sino man ang may nalalaman na hadlang sa kanilang pag-iisang dibdib, mangyari lamang ipagbigay alam agad sa opisina ng parokya. Contact number 0915-458-5880. Si Jonathan Magbag Balyeser ng Binondo, Manila ay ikakasal na anak ni na Jose Balyeser at Mariam Magbag ay ikakasal kay Chrissy Villanueva Santiago ng Binondo, Manila, anak ni na Edgardo Santiago at Rodora Santiago. Isama po natin sa ating panalangin ang pasasalamat ni na Jason Lazaga para sa kanyang kaarawan, Normita Luciano and family, Elizabeth Amancio, Lovely Catenza, Engineer Ivan Hamon, Princess Baclayo, Gamara family, Antimano family, Efren Alcover and family, Veronica Rivas and family, Angelina Usison and family, Ofelia Gonzalez, Franz Joseph Lalim, Esther Javier, Peñarroyo family, Jose and Manuela Viray, Jose Bulanadi and family, Margie and Mary Grace Balawag, Verbosidad family, Elenita Cascasan and family, Regacho family, Wilma Domingo, Soriano family, Nora and Ryan, Dantes and Salas family, De La Cruz and Aquino family, Leonardo, Gregorio Cruz and Magat family, Angela Ricafrente and family, Ferdy and Aji Del Mundo, Romeo Liana, Divisoria Traders Co-op, Lina Flor, Quezon and family, Arlene Asuncion, Clarence Nico Concepcion, Nicolas family, Padilla P. Abalateo family, Michelle Vargas, Aceveda family, at Eliseo Ray Jr. Samarin po natin sa ating panalangin ang natatanging kahilingan para sa agarang pagaling ni na Ronald Salamat, Rolando and Danilo de los Santos, Mildred Recla, Zeni Lago, Rodrigo Ramirez, Rebecca Liserio, Mirna Pangilinan, Aida Concepcion, Maxine Aguado, Timothy Paul Quismundo, Lisa Lago, Enrique Balateo Jr., Raquel Crame, Jasmine Sibeldia Lim, Carolina N. Modisto, Belbaino, Erlinda Daliwag, Mary Jane De La Cruz, Bernardo N. Carlota Bernardo, Carolina Patulot, Thelma Bertirbo, Leonora Villaruel, Carmelita Ikban, Nelita Labong, Seni Lago, Annalie Eusebio, Juvie Dana, Marcelina Dayanan, Teresita De Jose, Norman Lins, Sosimo Alfonso, Wally Chavez, Colleen Eranista, Aurora Agudo, Maricar Hagio, Ritzy De Leon, Nathan Mendoza, Judith Denise Cristuta, Aurelio Agpawa, Hernan Galvan, at Sonia Barroso. Gayon din ang natatanging kahilingan ni na Ronald Salamat, Gillet Yupanco, Aji and Ferdy Del Mundo, Norma Matutina, Rowena Luna, Jocelyn Albano, Remedios Fajardo Sebeldia, JC Salonga, Patricia Hismundo, Christian Salazar, Josephine Pascual, Raymond Agoot, Belen Bodoraya. Gayon din ang panalangin para sa mga kaluluwa ni na Reynaldo Cascasan, Martina Regalado, Consuelo Enchodoro Cordova, Alicia, Monsignor Norberto Habos, Monsignor Pepe Ramirez, Father Angelino De Feo Jr., Father Odon De Castro, Father Eric Santos, Julianito and Lorna Mercado, Rose Harder, Ronaldo Kawachi Sr., Brigida Filomeno, Mariano Filomeno Jr. and Sr., Azucena Filomeno, Corazon Saberon, Emilio Saberon,
Natividad Saberon, Patricio Saberon, Leticia Lopez, Roel Gesta, Bert Gesta, Nancy Estacio, Virginia Marcelo, Manuel Lopez, Victor Lopez, Carlos Lopez, Angelito Estacio, Trinidad David, Socorro David, Eddie David, Boots Bacani, Alfredo Lim, Maria Marcelo, Remy Reyes, Solemnidad, Suichi Yamamoto, Erwin Fortades, Hilaria Taray, Josephine Baldesimo, Jeronimo de los Santos, Romulo Alberto, Rolando Ignacio, Salvador Lascano, Jimmy Evangelista, Eric Pasita, Ruben, Olivia, Joseph, Paulo Jr., Eleuterio, Lucena Briones, Reynaldo and Rogelio Ricafrente, Norma Pinto, Crisanto Santo, Dignas Galina, Jose Ferro, Rosito, Hermione Hilda, Eleuterio, Merlinda, Chodoro, Ted, Carmelita, Florante, Julian, Elvira, Clemente, Clemente Jr., Ardelisa, Florem Bruce, Renmar Fabian Sr., Rebecca, Rodolfo, Nanay Rebing, Ricardo Jacobina, Humar, Josefina, Jesus Democrito, Ursulo, Cesar, Conrado, Cesario, Arcadia, Armando, Tirso, Bernadette, Edito, Isidro, April Rose, Jose Noli, Rufino, Virginia, Armel, Loida, Gian Pedrosa, Cristina, Jose Jr. Sr., Norma, Ricardo, Benedicto, Hill Kalina, Ria, Corsino, Wilfredo, Perdon, Carl Michael Garde, Carlos Sr., Lucila, Cecilio Sr., Maria, Raimundo Sr., at Rolando Ramirez. Gayun din para sa lahat ng kaluluwa, alay ng Verbosidad family. Lumuhod po ang lahat para sa orasyon imperata. Orasyon imperata para sa kapayapaan. Diyos na aming Ama sa langit, Panginoon ng kapayapaan at katarungan, mapagpakumbabang lumalapit kami sa iyo sa panahong ito ng tumitinding tensyon sa politika sa aming bahagi ng mundo. Sa nakalipas na mga taon, pinanatili mo ang aming pananampalataya sa iyo bilang isang bayan. Ang pananalig namin sa iyong kagandahang loob, ang siyang nagligtas sa amin sa napakaraming kalamidad na dulot ng kalikasan, gayon din ng mga dahil sa kagagawa ng tao na dumagok sa aming kasaysayan. Iligtas mo po kami mula sa lagim ng digmaan. Dinggin mo ang aming pagsusumamo. Kahabagan mo po kami, Panginoon. Isanggalang kami sa pwersa ng kasamaang nag-uudyok sa mga pinuno ng mundo. Naniniwala kami na hindi kami makikipaglaban sa mga tao, kundi sa mga pinuno, sa mga may kapangyarihan, sa mga tao, kundi sa tagapamahala ng kadilimang umiiral sa sanlibutan ito, sa mga hukbong espiritual ng kasamaan sa himpapawid. Ipinapanalangin namin ang mga pinuno na pinagkatiwalaan gumawa ng mga pagpapasya para sa aming bansa. Buong puso kami naming pinagkakatiwala sa iyo ang aming kinabukasan at humihi kami ng kapatawaran at habag sa mga panahon na dahil sa aming mga takot at hinala ay nadungisan ang aming mga pananaw at nagdulot ng maling pagkiling at puot laban sa iba't ibang katutubo at lahi. Taimtim kaming nagsusumamo, nagawin mo kaming mga daan ng iyong kapayapaan kung saan may pagkapuot ay magdala kami ng pagmamahal, kung saan may pinsala, kapatawaran, kung saan may pagdududa,
pananampalataya, kung saan wala nang inaasahan, pag-asa, kung saan may kadiliman, liwanag, kung saan may kalungkutan, kagalakan. Ito'y aming hiling sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesukristo na iyong anak na nabubuhay at naghaharing kasama mo kaisa ng Espiritu Santo, Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Maria, aming mahal na ina at reyna ng kapayapaan, ipanalangin mo kami. San Miguel Arcangel, ipanalangin mo kami. San Jose, ipanalangin mo kami. San Francisco ng Assisi, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami. San Nicolas de Tolentino, ipanalangin mo kami. Tumayo po ang lahat para sa orasyon. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang anghel ng Panginoon ay nagbalita kay Santa Maria. At siya'y naglihila lang ng Espiritu Santo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Maganap nawa sa amin ang ayon sa wika mo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At ang salita ay nagkatawang tao. At nakipamuhay sa atin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ipanalangin mo kami, O Santa na Ina ng Diyos, nang kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon naming Diyos, kasihan mo nawa ang aming mga kaluluwa sa iyong mahal na grasya at yayamang dahilan sa pamamalitan ng anghel ay nakilala namin ng pagkakatawang tao na Hesukristong anak mo. Pakundangan sa mahal na pasakit at pagkamatay niya sa krus, papakinabangan mo kami ng kanyang pagkabuhay na magmuli sa kadakilaan sa langit, sa pamamagitan ni Hesukristong aming Panginoon. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngala ng Ama at ng Anak at sa Espiritu Santo. Amen. Ang mamumuno po sa ating banal na pagdiriwa ngayon ay ang ating pong butihing paring panauhin, Reverend Father Renz Hernandez. Ang kanyang galan, o
Sama-sama nating papurihan at awitan ng Panginoon sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga minamahal na kapatid, tayo po'y nasa 27th linggo sa karaniwang panahon. Ihanda natin ang ating mga sarili sa banal na pagdiriwang sa pamamagitan ng pagsisi sa ating mga pagkukulang at nagawang kasalanan. Sinugong tagapagpagaling ng mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Naparito ka upang tawagin ng makasalanan para magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Ama upang ipanalangin kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng mga pangyarihang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong dakilang pagkamaawain ay nangingibabaw sa aming ginagawang kabutihan at dinadaing na mga kahilingan. Ang kagandahang loob mo sa amin ay gawin mong mag-umapaw upang ang kasalanang ipinangangambang ihingi ng kapatawaran ng budhi naming takot na ikaw ay lapitan ay iyong patawarin ng lubusan at ang ipinag-aalangan naming hilingin sa pagdarasal ay iyong pagbigyang aming makamtan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Maupo po ang lahat. Nilikha ng Diyos ang lalaki at ang babae para sa isa't isa. Sa kasal, sila'y kanyang pinag-isa. Sa Ebanghelyo, binibigyang diin ni Jesus ang kalooban ito ng Diyos sa pagbabawal sa diborsyo. Pagbasa mula sa aklat ng Genesis. Sinabi ng Panginoong Diyos, "Hindi mainam na mag-isa ang tao. Bibigyan ko siya ng makakasama at makakatulong. Kaya lumikha siya ng mga hayop sa parang at ibon sa himpapawid. Inilapit sa tao at ipinaubaya dito ang pagbibigay ng pangalan sa mga iyon. Kung ano ang kanyang itawag, iyon ang magiging pangalan nila. Ang tao nga ang nagbigay ng pangalan sa lahat ng ibon at mga hayop, maging maamo o mailap. Ngunit wala isa man sa mga ito ang angkop na kasama at katulong niya. Kaya't pinatulog ng Panginoon ng tao. Samantalang nahihimbing, kinuha niya ang isang tadyang nito at pinaghilom ang laman sa tapat niyon. Ang tadyang na iyo'y
ginawa niyang isang babae at inilapit sa lalaki. Sinabi ng lalaki, "Sa wakas, narito ang isang tulad ko, laman ng aking laman, buto ng aking buto." Babae ang siyang itatawag sa kanya, sapagkat sa lalaki nagmula siya. Ito ang dahilan kaya iniiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina upang sumama sa kanyang asawa, sapagkat sila'y nagiging iisa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, tayo nawa ay basbasan ng puon magpakailanman. Mapalad ang bawat tao na sa Diyos ay may takot. Maalab ang adhikay, sumunod sa kanyang utos. Hindi siya magkukulang sa anumang kailangan. Ang buhay ay maligayat, uunlad ang kanyang buhay. Tahanan, ang asaway parang ubas na mabunga, bagong tanim na ulibo sa may dulang ang anak niya. Kung ang Diyos buong pusong susundin, buhay niya ay uunlad at laging pagpapalain. Mula sa Siyon, pagpapala nawa ng Diyos ay tanggapin at makita habang buhay pagunlad ng Jerusalem. Magiging iyong apo, nawa ikaw ay abutin, naway maging mapayapa itong bayan ng Israel. Oh.
sa pagiging tao at pagdaras ng kamatayan, naging tunay na kapatid natin si Jesus, muli niya tayong inaakay sa pag-ibig at buhay ng Diyos Ama. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Mga kapatid, alam nating si Jesus, bagamat sandaling panahong pinababa kaysa mga anghel, ay binigyan ng karangalan at kadakilaan dahil sa kanyang pagkamatay. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, niloob niya na si Jesus ay mamatay para sa ating lahat. Sa pamamagitan ng mga pagtitiis, siya'y pinapaging ganap ng Diyos na lumikha at nangangalaga sa lahat ng bagay, upang makapagdala ng marami sa kaluwalhatian. Marapat lamang na gawin niya iyon sapagkat si Jesus ang pinagmumulan ng kanilang kaligtasan. Si Jesus ang nagpapabanal sa kanila at iisa ang Ama ng nagpapabanal at ng pinapaging banal, kaya't hindi niya ikinahiyang tawagin silang mga kapatid. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tumayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, may mga Pariseyong lumapit kay Jesus. Ibig nilang masilo siya kaya't kanilang tinanong, naaayon ba sa kautusan na hiwalayin ng lalaki ang kanyang asawa? Tugon niya, ano ang utos sa inyo ni Moises? Sumagot naman sila, ipinahintulot ni Moises na hiwalayan ng lalaki ang kanyang asawa matapos bigyan ng kasulatan sa paghihiwalay. Ngunit sinabi ni Jesus, dahil sa katigasan ng inyong ulo, kaya niya inilagda ang utos na ito. Subalit sa pasimula ng likain ng Diyos ang sanlibutan, nilalang niya silang lalaki at babae. Dahil dito'y, iiwan ng lalaki ang kanyang ama't ina at magsasama sila ng kanyang asawa at sila'y magiging isa. Kaya't hindi na sila dalawa kundi isa. Ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng tao. Pagdating sa bahay, ang mga alagad naman ang nagtanong kay Jesus tungkol sa bagay na ito. Sinabi niya sa kanila, ang sinumang lalaking humiwalay sa kanyang asawa at mag-asawa na sa iba ay gumagawa ng masama sa kanyang asawa, siya'y nangangalunya. At ang babaeng humiwalay sa kanyang asawa at mag-asawa sa iba ay nangangalunya rin. Mga minamahal na kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon.
Amin, Panginoong Hesukristo. Maupo po ang lahat. Magandang gabi at magandang buhay po sa ating lahat. Bago po tayo magsimula sa ating pagninilay, maaari bang tumingin kayo sa inyong katabi at sabihin ninyo, kapatid, gusto ko happy ka. Mga minamahal na kapatid, ang bati pong iyan na hindi lamang po naging campaign slogan ng dating tumakbong politiko sa Pilipinas, hindi lang po yan isang campaign slogan, yan din po ang kalooban ng Diyos para sa atin. Dahil gusto ng Diyos, happy tayo. Ayaw ng Diyos na nalulungkot tayo. Bakit gusto ng Diyos na happy tayo? Because human person, they say, is a relational being. No? Tayo daw ay tao na may kakayahang makipag-ugnayan. God created and destined us as such because God is a relational God. We are relational being because God is a relational God. We are created for and out of communion. We are created to be intersubjectively connected with one another and with God. Yan ang dahilan ng pagkakalikha sa atin ng Diyos. Ano? Nilikha tayo ng Diyos hindi para sa sarili ang natin. Nilikha tayo ng Diyos para makipag-ugnayan, makipagkapwa, makipagrelasyon sa iba, lalong higit makipagrelasyon, makipag-ugnayan sa Kanya. Why is that? Because God does not want us to be lonely. God does not want us to be lonely. Bakit ba tayo nagiging lonely? Nagiging lonely tayo when we are alone, when we feel alone. Diba? Pero merong mga nagsasabi na, I can be alone but not lonely. Totoo naman yun. Pero kung pagninilayan natin sa mas malawak na pagtingin, when we are alone, we are really lonely. Why? Because our nature is relational. Wala naman taong umiiral na mag-isa. Wala naman taong, sabi nga nung kasabihan, no man is an island. Walang taong namumuhay para sa sarili lamang. God created us as relational being because He is a relational God. At ang mga pagbasa po natin ngayon ay nagpapatingkad ng mensaheng ito na tayo ay nilikha para makipag-ugnayan, para makipag-isa. Our readings for today highlight relationship and communion. Sa ating pong unang pagbasa, napakinggan natin ang kwento ng paglikha ng Diyos kay Eva. Pero bago gawin ng Diyos yun, nilikha muna ng Diyos ang iba't ibang uri ng hayo para kay Adan, para meron siyang makasama. At binigyan si Adan ng kapangyarihan na magpangalan sa mga ito. Ngunit sabi dito, ngunit wala isa man sa mga ito ang angkop na kasama at katulong niya. Kaya anong ginawa ng Diyos? Pinatulog niya si Adan at mula sa kanyang limbs, mula sa kanyang tadyang, nilikha niya si Eva. God created Eve from the limbs of Adam. At anong sabi ni Adan pagkatapos na makita si Eva? Sabi niya, sa wakas, at last, narito na ang isa sa tulad ko, laman ng aking laman, buto ng aking buto. Ibig sabihin, sa isip pa lang ng paglikha ng Diyos, nilikha niya na tayo para makipag-ugnayan sa isa't isa. We are created, no, for one another. Kung paanong nilikha ng Diyos si Adan at si Eva para sa isa't isa. Sa ating ikalawang pagbasa, napakinggan natin sa sulat sa mga Hebreo na ipinakilala ng Diyos ang kanyang sarili bilang Diyos na nakikipag-ugnayan sa mga tao. At paano ito pinatunayan ng Diyos? Sa pamamagitan ng pagkakatawang tao ni Jesus, sabi sa ikalawang pagbasa, mga kapatid, alam nating si Jesus, bagamat sandaling panahong pinababa
kaysa sa mga anghel ay binigyan ng karangalan at kadakilaan dahil sa kanyang pagkamatay, eh ano ba yung nilikha na mas mababa sa anghel? Di ba tao? Tao ang nilikhang mas mababa kaysa sa anghel. At bakit daw naging ganun si Jesus? Kasi nagkatawang tao si Jesus. At sa pamamagitan ng kanyang pagkakatawang tao, pagpakasakit at pagkamatay, ipinakilala ng Diyos that God is not a distant God. Na ang Diyos ay hindi hiwalay sa atin. Na ang Diyos ay kapiling natin. God is Emmanuel. God is with us. Hindi hiwalay ang Diyos. Nakikipag-ugnayan, nakipagdaupang palad ang Diyos sa tao sa pamamagitan ni Jesu Kristo. At sa atin pong ebanghelyo, napakinggan naman natin ang isa sa pinakamataas at magandang ekspresyon ng ugnayang pantao. Ano ito? One of the best expression of human relationship. Ito ang buhay pag-aasawa. Buhay pag-aasawa. In my personal opinion, married life, it is a vocation. Ito'y isang bokasyon, ito'y isang tawag. And as such, it is, in my opinion, the greatest vocation. Pinakadakilang bokasyon ang buhay pag-aasawa. Bakit ko nasabi? Nung nagkatawang tao kasi ang anak niyang si Jesus, pwede naman siyang dumating sa mundo na dumating siya sa mundo na siya ay isang tao na. Pero anong ginawa ng Diyos? Ang ginawa ng Diyos, nung dumating si Jesus, inilagay niya ito sa konteksto ng isang pamilya. Sa pangangalaga ng mag-asawa. Sino? Si Jose at si Maria. At sa pamamagitan ng buhay pag-aasawa, diyan lumalabas ang lahat ng bokasyon. Diyan lumalabas ang mga nagpapari, nagmamadre, single blessed. Diyan din galing ang presidente ng Pilipinas. Kaya I believe, in my opinion, the vocation to married life is the highest vocation of them all. Bagamat kaming mga pare, no, bokasyon din ang pagpapari, ay hindi tumugon sa buhay na yon. At dahil siya ang pinakamataas na uri ng bokasyon para sa akin, hindi siya biro-biro. Hindi siya laro-laro. Kaya bago ka pumasok sa buhay pag-aasawa, kailangan talagang handa ka. Dahil ang buhay pag-aasawa sa katuroan ng simbahan ay buhay na walang hangganan, pagkakaloob ng sarili sa iyong kabiyak, magpa sa walang hanggan. Married life is sacred. In its dignity, and it has a divine dignity, it is indissoluble. Hindi pwedeng pawalang bisa. Subalit nung panahon pa man ni Moises hanggang sa panahon natin ngayon, maraming mga tao ang nagsusulong na ipawalang bisa ang kasal. At nakakalungkot na unti-unti na rin itong pumapasok sa ating bansa. By the way, aside from Vatican, the Philippines is the only country in the world that does not allow divorce. Huh? Di ba? Bakit? Napakasagrado ng buhay pag-aasawa. At ang buhay pag-aasawa ay hindi po para sa lahat. Hindi dahil binata ka na, dalaga ka na, eh para na sa'yo ang pag-aasawa. Hindi ito para sa lahat, no? Maging ang ating Panginoon ay nagsabi, sa Ebanghelyo ni San Mateo, Kabanata 19, Talata 12, na merong mga hindi nagkakaasawa sa iba't ibang kadahilanan. Ang una, dahil sa katutubong kalagayan. Ang ikalawa, dahil sa kagawa ng ibang tao. At ang ikatlo, alang-alang sa paghahari ng Diyos. Alang-alang sa paghahari ng Diyos. Kaya nga mga kabatid, kung kayo po ay may asawa, may pamilya, dapat inilalagay natin sa ating isip at sa ating puso na ito ay isang panghabang buhay na responsibilidad at pananagutan. Ito ay isang commitment. It is a lifetime commitment.
At kung kayo naman ay wala pang asawa, please lang, mag-isip-isip muna kayo bago kayo mag-aasawa. Because married life is not for all. It is not really for all. At magandang kung papasok tayo dito, dapat handa talaga tayo sa lifetime commitment na ito. Mga minamahal na kapatid, ang layunin ng Diyos para sa atin na hindi tayo mabuhay mag-isa. Kaya nga sa unang pagbasa, nilikha niya si Eva na katuwang ni Adan. Sabi nga ni Adan, sa wakas, no? Narito ang isang katulad ko, laman ng aking laman, buto ng aking buto, babayang siyang itatawag sa kanya sapagkat siya ay laging tama. Ah, hindi pala yon. Babayang itatawag sa kanya sapagkat sa lalaki siya nagmula. So God does not want us to be alone. God wants us to be with one another. To be in communion with one another, to be in relationship with one another, to be in relationship with Him. Ano ba ang kalaban ng relationship? Ang kalaban po ng relationship ay katigasan ng ulo o pagmamataas. Sa ating ebanghelyo, napakinggan natin, nung sinabi ni, pinahintulot po ni Moises na pawalang bisa ang kasal, anong sabi ni Jesus? Dahil yan sa katigasan ng inyong ulo. Pride is the enemy of communion and interpersonal relationship. Ito yung maling paniniwala at kaisipan na kaya nating mabuhay mag-isa. Ito yung sinasabi ng mga strong, independent men and women. I can live alone. Yes, totoo din naman. Pero kung mas paninilayan natin, wala naman talagang taong namumuhay mag-isa. Wala naman taong dumating sa mundo galing sa bulkan, no? O kaya ay galing sa pagbiyak ng kawayan. Wala naman ganun, no? Oh. Kahit nga mga pusa, may kasama, no? Umaakyat pa. The enemy of relationship and communion is pride. Mga minamahal na kapatid, kailangan natin ang isa't isa. Kailangan natin ang kasama. Huwag nating isiping meron tayong monopolya ng katotohanan at kaya nating gawin ang lahat. Kailangan natin ang katuwang. Kailangan natin ang katulong. Yan ang dahilan ng pagkakalikha ng Diyos sa atin. Ganon din ang sa ugnayan natin sa Kanya, huwag nating isipin na ang ating tagumpay ay bunga ng ating sariling lakas, kagalingan at katalinuhan. Lagi nating tatandaan that everything comes from God and everything belongs to God. Huwag nating isipin na hindi natin kailangan ng Diyos. Mga minamahal na kapatid, sabi ni San Agustin, pride can turn an angel into devil, but humility can turn a devil into an angel. Ang pagmamataas ay kayang gawing diablo ang isang anghel. Subalit ang pagpapakumbaba ay kayang gawing anghel maging ang isang diablo. Ito ang paulit-ulit na sinasabi ni Jesus sa Ebanghelyo, ang nagpapakataas ay ibababa at ang nagpapakababa ay tataas. The key to a genuine and lasting relationship is humility. Ilang relasyon na ba ang nasira ng dahil sa pagmamataas? Ilang relasyon na ba ang nawasak dahil walang gustong makinig at magpakumbaba? Ilang relasyon na ba ang nasira because of the hardness of our hearts? My dear brothers and sisters, let me repeat what I've said in the beginning of my reflection. We are relational beings because we have a relational God. God created us to be in communion, to be in relationship with one another and with Him. May we always grow in genuine relationship with our brothers and sisters and with God through our humility. Amen. Sumasampalataya ako.
Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa, sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroonan ng mga yumao, nang may katlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Sa pag-ibig tayo nilikha ng Ama, sa parehong pag-ibig tayo pinagbubuklod, dumulog tayo sa Kanyang mapagpalang pag-ibig na hindi magmamaliw. Sa bawat panalangin ang ating itutugon, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga pastol ng simbahan, maging buhay na tanda nawa sila ng dakilang pag-ibig ng Diyos sa harap ng mundong puno ng puot. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga pinuno ng ating bayan, pag-ibig nawa ang manaig sa kanilang mga puso upang makapaglingkod sila ng matiwasay. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga mag-asawa at kanilang pamilya, maging lundoyan nawa ng kanilang relasyon ng Diyos upang sa mga pagkakataon ng hidwaan, matanto nilang sila'y dapat maging tanda ng pag-ibig ng Diyos sa mundo. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga may sakit at may matinding pangangailangan, kalingain nawa sila ng pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ng mga taong may malasakit at pagdamay sa kanilang kapighatian. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga yumao, madama nawa nila ang pag-ibig ng Diyos sa kanyang piling sa langit. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Sa ilang sandali ng katahimikan, itaas natin sa Diyos ang ating pansariling kahilingan, gayon din ang mga taong lubos na nangangailangan ng ating panalangin. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Mapagmahal naming Diyos, dinggin mo nawa ang iyong nagsusumamong sambayanan. Itulot mong madama naming lubos ang iyong pag-ibig sa mga tao, bagay at gawaing mabubuti. Sa parehong pag-ibig, kami naway makilala bilang sambayanan mo sa pamamagitan ni Hesukristong anak mo at aming Panginoon. Amen. Maupo po ang lahat. Amen.
Manalangin kayo mga kapatid upang ating mga handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang paghahain ng mga alay na iyong inihabilin at sa pagdiriwang ng dapat naming ganapin ang kabanalan ng iyong pagliligtas na way sumaamin sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Kahit na ikaw ay pinagtaksila ng sangkatauhan, ikaw ay patuloy pa rin sa iyong pagmamahal. Ikaw na ang nagpuno sa aming pagkukulang, ikaw pa rin nagsugo ng tutubos sa tanan. Ang sugo mong anak ay naging di na iba sa amin, bangamat di niya tinulara ng aming pagkamasuwayin. Niloob mo ito upang aming mamalas sa aming pagkatao ang giliw mong anak, at kami itong hayan mong may pag-ibig na tulad ng pagtatangi mo sa kanya ng higit sa lahat. Ang katapatan niya sa iyong walang maliw ay nagpanumbalik na muli sa amin na iyong kasiyahat ng iyong pagtingin na aming iwinaksi nung ikaw ay aming suwayin. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan ka niya, pinaghati-hati niya iyon, niabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Sa Diyos mo at pagkabuhay, kami natubos mong tunay. O Jesus, kami mahal, iligtas mo kami, tanaw. Oh,
Ginagawa po namin ngayon ang maang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na kakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Lingapin mo, Ama, ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Obispo ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Ngayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapan kaming lahat ng mga kasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Berheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kabiyak ng kanyang puso. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Tagubilin ang manakagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Inihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Jesucristo.
Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo at maghangad ang kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kapayapaan po sa ating lahat. Peace. Peace. Mga kapatid, masdan natin sa Jesus ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong inaanyayahang makibahagi sa piging na banal.
Tumayo pang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagkaloob mong sa pagsasalo namin sa pagkahit inuming banal, kami ay maging katawan ni Kristo na aming pinakinabangan sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Maupo po ang lahat. Isusunod po natin ang pag-aalay ng bulaklak. Tinatawagan po ang lahat ng may kaarawan sa buwan ng Oktubre na pumunta po sa harapan para po sa pagbabasbas. Lahat pong may kaarawan para sa buwan ng Oktubre. Tumayo po ang lahat. Diyos ng sanglilikha, nagpupuri at nagpapasalamat kami sa iyo para sa handog mong buhay. Dinggin mo po ang mga kapatid naming iyong alagad na gumugunita ng kanilang kaarawan ngayong buwan na ito at nagagalak sa mga handog mong buhay at pag-ibig, pamilya at kaibigan. Pagkawalain mo sila sa pamamagitan ng iyong patuloy na pananahan sa kanila at kupkupin mo sila sa iyong pagmahal upang matamasa nila ang darating na mga masayang taon. Lahat ng ito naway maging kalugod-lugod sa iyo. Nihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Ligayang kaarawan po sa mga nagdiriwang ngayong buwan ng Oktubre. Sumain niyo ang Panginoon. At sumayo rin. At naway pagpalain kayo ang inyong mga mahal sa buhay at ang mabuting hangarin ng inyong puso ng isang mapagmahal at makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong mapayapa upang ang Diyos ay mahalin at paglingkuran. Salamat sa Diyos! Walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang. Walang sino man ang namamatay para sa sarili lamang. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Oh,
buhay.